bad sportsmanship, it'll come back, I guess. It'll come back to them. Hi guys! Mas lalo na nga tumitindi ang tensyon sa loob ng bahay ni Kuya sa kanilang Ligtas Challenge kung saan may tatlong grupo na binubuo ng Team Gino, Team Kara, Team at Team Arjel. If gusto niyong malaman ang kaganapan, please watch till the end of the video. So, make sure to subscribe for more BBB updates. So, sa Ligtas Challenge na ito, kung sino ang mananalo ay maliligtas yung kanilang grupo sa darating na edition. Bawat grupo ay may napiling apat na nominee at kung sinong grupo ang mananalo ay malalagay sa alanganin yung napili nila para masali sa listahan ng nominees. Naging competitive nga si Gino sa nangyari nung nakaraan kung saan emosyonal siya na napili ni Kiara na isa sa maging nominees. Paramihan ng makukuhang bloke para makapagpatayo sila ng mataas na tore. Ang pinakamay mataas na tore ay siya ang magwawagi sa Ligtas Challenge. Di nga pinalampas ni Gino kahit isang bloke, kinuha pa niya. Lumipas ang oras at may napatayo na ang bawat grupo na tore. Sa pagtulog ng bawat grupo ay may di inaasahan na pangyayari kung saan bumagsak nga itong tore ng Team Argel. Desperado na nga ang ibang housemate at itong Team Argel ay nakapag-isip na kumuha ng mga bloke sa Team Gino. Gusto lang nila na patas ang laban at binigyan din nila ng bloke ang Team Kiara. Napaisip bigla si Argel na mali ang ginagawa nila. Sa kagustuhan na manalo, nagdesisyon din ang Team Kiara na kumuha ng mga bloke sa Team Gino. Walang kamalay-malay ang Team Gino na kinukuna na pala sila ng dalawang team at kalaunan ay napansin na nga ni Gino na parang nawawala na yung ibang mga bloke nila at sinabihan niya sina Diana at Aki tungkol dito. Argel si Gino binilang ang layers ng kanilang tore. Gustong talunin ng dalawang team ang Team Gino kaya para may alliance o kampihan ang nangyayari sa kagustuhan nilang protektahan at mapanalo ang kanilang ligtas. Pero min tayo! Feel ko ipapahiram natin kung meron silang sisirain. Wow, may kapalit! Kailangan natin pabagsakin. Kailangan natin may karamay, no? Pero nilalaro talaga ng maigi ng Team Kiara at desidido sila na gagawin nila lahat para manalo. At ito ang naging usapan nila at kung paano nag-react ang Team Gino. Dapat natin kuhaan Team Argel. Kasi feeling ko gumagawa sila ng way na kumuha sa Team Gino. Kalaban natin Argel din. Gusto niyo ba kumuha tayo sa harapan ng Team Gino? Kasi feeling nila nakikikaibigan, nakikialyansa tayo dun sa kabila. At least maisip nila na hindi. Yung kalaban natin kasi dalawa yung nominee. So okay lang na makita. What do you think ate? Atin ko ka lang. Abang walang Argel ngayon, di nila alam. Kuha na tayo. O, decided na. Go ka natin. Sportsmanship, it'll come back, I guess. It'll come back to them. Ayan na po, nag-iinip na po ang Team Gino. So unsportsmanship. At yun na nga, grabe yung tension. Nakikita na natin yung mga tunay na sila. Pero di pa dyan nagtatapos kasi grabe din ang dapat abangan bukas. May bangayan na ang Team Gino at Team Kiara. Abangan bukas! Kunin mo! Kailangan din makita niya na hindi din tayo papatalo. Cheaters never win eh. Lahat nga nang nasa gutter, tinuha mo. We are not like you. Thank you.
lang, tama na! Oh my God! Kayo guys, what are your thoughts on and opinions sa Ligtas Challenge na to? Let me know in the comment section below. Pero para naman sa akin, kung ako ang nandun, just play the game. Ganun lang. Yun lang ang dapat mong gawin. Alam ko, kabado sila sa paparating na eviction at gagawin nila lahat para sa team nila. So, that's it for today. Make sure to like, comment, and subscribe. So, thank you guys for watching.